sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang lipi sa kanyang kinaluluglukan dininig aming panambitan abang bayan nagpag-ibig sa kandili niya nananabig bayan ngayon nagbubunyi sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang lipi bayan ngayon nagbubunyi sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay Amen. Na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kalwalhatian sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa malwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos. Ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na?
Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyari kasaysaya ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natutuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga Aba. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namungad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad nitong libadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal ng harina, anupat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Sa lumang kalendaryo ng simbahan, itong araw na ito ay piyesta ng Birhen ng Tagumpay. Sa Ingles, Our Lady of Victory. Sapagkat sa Pransya noon, pinagdiwang ang tagumpay ng mga puwersang Katoliko laban sa mga kalaban nito.
Kaya nga meron tayong Our Lady of Victory. At kaugnay nito, siyempre sa buwan ng Oktubre, yung Birhen ng Santo Rosario. Kaya binanggit ko po ang Our Lady of Victory sapagkat nagtatagumpay na po tayo laban sa salamat sa intersesyon, salamat sa pagkalinga, salamat sa pag-aaruga, salamat sa pag-aantabay, salamat sa pagsasama sa atin ng mahal na Birheng Maria, tayong mga anak niya na naapektuhan talaga ng pandemya. Magtagumpay tayo. Maraming salamat sa tagumpay. Sana tuloy-tuloy na po ito, mahal na Birheng Maria. Marami na po ang namatay. Marami na po ang nahirapan. Mahigit 1 taon na, magdadalawang taon na, sana matapos na ito. Magtagumpay na tayo sa tulong ng mahal na Birhen. Ang ating mga pagbasa ngayon tungkol sa pagtsatsaga, paghihintay. Alam ko po, katulad nga sa pandemya, Father, hanggang kailan pa ba ito? Siramplaka ka na. Araw-araw ka nang nagnonobinaryo kay San Roque. Hanggang kailan pa ba ito? Itong sentimiento. At ako, binibigyan ko kayo ng lakas ng loob. At ako rin, kumukuha din ako ng lakas ng loob mula sa kanya. Ito po, hindi lamang sa pandemya, kung hindi buhay Kristiyano. Hindi lamang buhay Kristiyano, buhay ng tao. Tulungan tayo ng ating mga pagbasa. Pinagninilayan natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang sinabi niya, tungkol sa pagtitiis sa kasalukuyan. Kaya nga, kasi kasalukuyan ngayon eh. Naghihintay ka. Gusto mo nang makita. Kailan pa ba ito? Hirap na ako. Ang halimbawa dito ni San Pablo, hindi po ako babae, hindi po ako naging nanay, ako po'y lalaki, ako'y pari po. Pero ang halimbawa ni San Pablo ay katulad ng isang babaeng manganganak. Naranasan niyo na ba yung mga, siyempre yung mga nanay dito, no? Nako, kung siya'y manganganak na, ako, yung hirap, yung luha, yung paghihintay, yung pag-aabala, ha? Sa Ingles, labor pains, di ba? Pain nga, pain eh. Ibig sabihin, yung pain, masakit. Magsasakripisyo ka talaga, di ba? Sa proseso nun, nako, lalo na kung malapit na, malaki na yung tiyan. Bago nun, napakahirap. Pero pagdating, kung manganganak na, basta makita ng nanay ang kanyang napakagandang o napakagwapong sanggol, nawala na ang paghihirap niya. Ito yung sinabi ni San Pablo. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mahambing sa ihahayag ng kasalukuyang sa atin. Ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Yun po. Pagtitiis ng kasalukuyan. Titignan niyo ako, Father, hanggang kailan pa? Hindi ito mahambing sa ihahayag, ibig sabihin, malalapit na nakaluwalhati ang sa atin. Alam ko po, de, kayong mga nawawalan na ng pasensya, minsan eh, may isang kabataan, may ekspresyon, hindi sanay sa hirap eh. Hindi matiisin. Konting
inconveniente lamang. Ito expression nila, parang pinapaypayan ang sarili. Ba English pa? I can't bear this. I can't bear this. Oh, it's not for me. Paano ba mapapaliwanag sa mga ganun tao? Yung pagsasakripisyo, pagdidisiplina, paghihintay, pagtsatsaga. Yun ang huling linya ni San Pablo. Teka lang, yun ang una. Ngunit, kung umasa tayo sa hindi nating nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Si San Pablo yun. Ebanghelyo natin ayon kay San Lucas. Yung mga, kasi pasensya muna. Ang proseso natin matagal. Magsisimula tayo sa isang butil ng mustasa. Alam ko, yung iba sa inyo, ibabaliwala yan. Napaka-liit naman yan. Insignificante. Walang, ano ba yan? May mapapalaba tayo dyan. Yung butil ng mustasa, yung napakaliit. Didiligan natin yan. Maglalagay tayo ng pataba. Araw-araw yan. Ngunit, pagkatapos ng ilang taon, yung punong kahoy na yung mga ibon na pagod sa kakalipad sa himpapawid, dito mamamahinga. Bago yung maliit na mustasa hanggang sa pinaka malaking punong kahoy, mga taon yan o dekada. Pero yung dulo, mga kapatid, ay ang ating kaluwalhatian. Hindi ko po kayo binobola. Pagtiyagaan lang po natin ito. Pagsikapan lang po natin ito. Sige po, ha? Sa tulong ni Maria, ang birhen ng tagumpay ni San Jose, nawa po, magtiyaga po tayo. Maghintay po tayo. Huwag po tayo mawala na pag-asa sapagkat sa mga nagtiyaga at naging tapat, ang hindi nating mahigit sa ating imahinasyon na kalwalatian ay ihahandog po sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga at tulad ng isang butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Tugon po natin, Diyos ng buhay, gawin mong makapagbibigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Iyong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao,
naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, Papanginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwa. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagpunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw. Pinagdarasal ko po si Father Raymond Acuña at lahat ng mga namatay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng tagumpay, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
maawa po kayo. Ingatan ang iyong bahay, pinsala'y ilayo sa sakit, pagalingin, hirap ay mapawin. Amin pong panalangin, langit ay mapawin. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Oong Senyor, purihin haring nasa trono, kanyang alay sambahin. Nazareno. Sitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahalag, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigning marami ang gumaling dahil sa pagkantanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilalahati na dyan sa langit na nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangakalan sa binyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo at din. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipinturo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Maupo muna po sandali.